kung masama pa ngayon, ito naman eh, ito namang nangyayari. Ito kay Bantag naman. Jail officers mula sa EY Prison and Penal Farm ang nambugbog umano sa kanila. Kasi ewan ko ha, ewan ko. Feeling ko kasi sumabit ho yung ano nila eh, yung alam mo naman, lagi silang ganyan eh, itong grupo nila Remulla, nila Katapa, lagi ho silang ganyan na try and try until you succeed sa mga banat. Tinadtad nila si Bantag eh, lahat ho yun, nagfi-fail. Ito nga huli na ng 90-day suspension kuno, okay? Isa pang nag-aasal presidente ito si Secretary Remulla. Ang kanyang inaano naman ngayon, itong reklamo ho dito kay Bantag na binugbog, etc. Kasi hindi ho kumagat doon sa, siguro lang ha, hindi ako sure, may mga nag-react tungkol doon sa pagkipalparan. Kasi o, tandaan ninyo, si Palparan ay isang sundalo hong napakatinding sundalo ho niya. At hanggang ngayon, marami ho ang naniniwala dyan kay Palparan. Marami pa hong mga tao yang si Palparan dyan sa AFP. Marami hong hanga ho dyan, ginagalang, nire-respeto ho. Eh siguro, nung ginamit yung issue, ha, ni, ewan ko, nila Remulla, itong si Palparan, na kesyo bakit daw ipinayagan ni Bantag na ma-interview ng SMNI. Malamang, hindi ako sure. Baka nakatanggap ng tawag ito si Remulla tungkol dito sa wag mo nang pinupolitika itong kay Palparan. Malamang, hindi ako sure. Ah. Baka lang naman. Di ba ho? Eh, sa dami ho ng may respeto ho dyan kay Palparan, magaling na tao ho yan eh. Di ba? Magaling ho na sundalo ho yan at magaling na general ho yan si Palparan. Para gamitin mo sa politika, marami hong mababastos na mga opisyal ng AFP dyan. Oh, eh siguro, napag-isip-isip. Di ko alam kung napag-isip-isip o nasita ng ilang opisyal na wag mong gamitin to si Palparan, gumamit ka ng ibang issue. Di ba? So ito ngayon, may bago na namang issue. Ang bilis, kapon lang kay Palparan ng issue. Ngayon naman, iba na naman. Di ba? Ang bilis maggawa-gawa ng istoryahe. Si dating Bucor Chief Gerald Bantag. Damay rin ang 11 dating opisyal ng Bucor. Nasa front line ng balitang yan, si Gary De Leon. Mula EY Penal Farm sa Palawan, magkakasama ng dumulog sa Department of Justice ang 5 jail officer. Yan ay para maghain ng patong-patong na reklamong torture, grave coercion and threat, oral defamation at obstruction of justice. Laban kay suspended Bureau of Correction Chief Gerald Bantag at sa 11 pang opisyal ng Bucor. Nakaranas daw sila ng kalupitan sa kamay mismo ni Bantag. Personal na si General Bantag ang nambugbog sa mga complainants, lahat sila. In the presence of Chaklag and Sulweta at yung mga siyam na iba pang respondents, hindi nila pinigilan si Bantag. Ayon sa isa sa mga complainant na si Correction Officer 2, Richie Canha, March 1, 2020, pinagbubugbog daw ni Jefferson Bonas ang grupo ni Canha. Inakasuhan sila ni Bonas na sila ang nagbulgar sa pagkakakinanlan ng asset sa anti-illegal drug operation ng Bucor, kaya nadiskarya lang isa nilang operasyon. Kinabukasan, ipinatawag ni Bantag si Canha at 5 kasama niya sa New Bilibid Prison. Pagpasok sa opisina ni Bantag, pinalinya raw sila at dito na sinaktan. Tinanong na kami kung ano mga pangalan namin hanggang sa nakaabot sa akin. Nung ako na po magsasalita, yun po yung sinabi sa akin ni Bantag, huwag ka na magsalita. Kilala na kita. Sabay, unday po ng saksak sa akin. Ha? Galing, grabe. Buhay. Sinaksak na siya. Wapak, iba si Kuguya, the best. Talagang, mantay mo, nasak, sinaksak na siya. Oh. Sabay, unday ng saksak. Ano kaya yon? Nailag niya? O, oh, di ba? Parang, wag ganun sa akin. Kakaganun ka agad siya. O, oh, wapak! Kapag ganun ka agad. Mantakin mo? Nakailag ka agad si Kuya. Nasaksak na, ha? Sinasaktan ng 6 na jail officer. Nanonood lang daw sina dating Bucor Deputy Director General Gabriel Chaklag at dating Bucor Deputy Security Officer Ricardo Sulweta. Ang pinakanapuruan daw ng pananakit, si Canha. Pagkatapos niyan, pinagbantaan ni Bantag ang mga biktima. Sabi daw ni Bantag, lalo, ayon doon sa complaint, kung gusto nyo, dadalhin ko yung mga asawa ninyo rito.
sa harap ninyo. Okay lang sana kung kami lang eh. Pero yung isama po pati yung pamilya namin, sasabihin niya pa sa amin na gusto niyo pagdudukutin ko pa yung mga pamilya ninyo. Kahit mahirap yung pagdadaanan natin. Inunda yan. Wala naman sinabi inunda yan. Sinabi na nun. Ibig sabihin, gumanon? O bata. Ilaban natin to. Bukod kinabantag, tsaklag, sulweta at bonas, damay rin sa reklamo ang walo pang personnel ng Bucor. Sinusubukan pa namin kunan ng reaksyon si Bantag at iba pang sangkot. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Hay nako. Alam mo siguro si Bantag, ewan ko kung ano na nararamdaman ni Bantag. Kasi parang everyday, pag gising niya, may bago siyang issue. Ay, meron na naman akong binde. hindi nyo ba na, sabi ko nga, minsan itong si Indiscarte rin nila Remulla, parang ano rin, ano, parang may saltik din talaga eh, no? Yung mantakin mo, araw-araw may isyong lumalabas, ano na naman kaya bukas? Di ba? Araw-araw, meron silang pinupukol dito sa tao na ito, naging ano na sila, naging troll na. Yung bukas, feeling ko lang naman ha, boss, Bantag! Ano ang pakiramdam ninyo araw-araw may issue? Dinain nyo pa yung mga artista. Hindi kasi yung dati nung panahon ng mga panahon namin, yung mga artista, kanya-kanyang ano yan eh, may mga kanya-kanyang issue yan, everyday ng buhay nila. Ngayon si Bantag, tinalo lahat ng artista. Tinalo lahat ng mga influencer. Kasi naalala ko noon, alam mo ko sino ang ganyan? Si Chris Aquino. Si Chris Aquino every Saturday, actually sa kanya nga weekly lang eh. Kasi tandaan niyo, meron siyang programa every Saturday. Nakalimutan ko na kung The Bus ba 'yun o isa pa. Every Saturday may bago siyang issue. Kailangan may issue siya para pag-usapan. Ganun, 'di ba? Para ma-maintain yung kanyang ano sa TV, media, oh, 'di ba? Totoo 'yan. Ngayon hindi tinalo ni Bantag, si Bantag araw-araw eh. As in, ang kinagkaiba lang si Chris Aquino, siya ang gumagawa ng issue niya sa buhay niya. Etong si Bantag, nananahimik siya, nag-i-strawberry siya doon sa bagyo, kumakain siya ng mga kung ano-ano man doon, lalo mo naman sa bagyo, mga kung ano-ano minsan na kinakain eh. De, joke lang po, pero totoo po. Diba? Eh, malam mo, nagkakabayo-kabayo pa siya dyan, tapos bigla na lang magigising siya, ay, may issue na naman ako. Bukas na naman, ay, ano na naman itong issue na to. Ay, ito na naman, iba-iba. Muntakin mo araw-araw, may issue. Nakakasawa kaya yun? Alam mo kung bakit? Paano ko nalaman? O, ganyan ng mga toxic na mga jowa. Ang mga toxic na jowa at asawa, ganyan. Araw-araw, may issue sila sa asawa nila. O, diba, totoo? O, huwag nyo amin, umamin na kayo, mga takusa. Ay, mga takusa, umamin kayo. Diba, araw-araw, may issue kayo? Sabi nga nila eh, ito ah, sabi nila ang mga matatanda daw, merong mga ano, merong short-term memory loss, mga ganyan-ganyan. Pero matalas pa ang utak niya pagdating sa mga, yung mga long-term memory. Sabi ko, hindi lang matatanda ang ganyan, pati yung mga babae ganyan. Ang mga babae may ano yan, meron niyang, ang memory niyan parang library. Oh, hanggang yung kasalanan mo no, 10 taon mo nang nagawa, hanggang ngayon hindi pa nila makakalimutan 'yan. At ididikdik pa nila 'yan every time na ano, kunwari halimbawa, oh. Eto halimbawa. Halimbawa lang naman, kunwari nagawa mong kasalanan, nagluko ka ng mga unang mga taon ninyo, mga kabataan ninyo. Eto, ah, 'di ba? Oh, eto. Sasabihin nila sa iyo. Tapos tatanungin kanila, "Sweetheart, anong gusto mong pagkain ngayon? Eh, gusto mo ba nung favorite mo yung adobo? Adobong manok, di ba? Pagluto kita." Eh, ikaw naman. Kamot ka ng ulo. Anak, damtutsa naman. Araw-araw. Alam kong favorite ko yan. Honey naman, alam kong favorite ko yung adobo na yan. Pero wag naman araw-araw. Adobo kakainin natin. Biglang si asawa, ganito naman. Ganyan ka! Sawain kang, ano ka, asawa! Ang bilis mong magsawa! Kaya noon, nagsawa ka kagad sa akin. Muntakin mo, 10 taon na yun. 10 taon na yun, nagluko ka. Oh, lagpas na nga, mga 20 years, bata ka pa nung nagluko ka eh. Diba lahat naman tayo, dinadaanan niya pagluluko sa buhay?
ang pinag-uusapan yung ulam ngayon. Di ba? Tapos biglang naikunik mo pa. Ang bilis mo magsawa! Ayaw mo na ng adobo? Bakit? Ano na gusto mo ngayon? Ha? Tinola na. Siguro meron ka ng iba. Nadamay na naman. O, di ba? Kayo mga lalaki, nakaka-relate kayo. Aminin nyo na. Taas nyo na mga kamay ninyo, kayo mga lalaki. Di ba? Oh. Madam Clara, is that true? Ganyan po ba kayo sa mga asawa ninyo? Sorry sa may mga asawang nakaka-relate. Kasi ganyan po talaga. Walang biro. Dali, ba't ba tayo napunta sa usapan na yan? Ah, okay. Kasi si Bantag pinag-uusapan natin. Hindi kasi, bakit nga ba tayo napunta sa... Hindi kasi, basta yun na yun. Naalala ko lang kasi. Ay, ayoko mag-jowa eh. Kung totoo ka, ako, kaya isa yan sa mga dahilan kung ba't ayoko mag-jowa. Para wala nang i-istorbo sa buhay ko. Yung mayat mayan, dinidikdik ka, alam mo, kasi ganito ka eh. Dati, ganito ka. O ganito, ginawa mo, o ganyan. O, mabuti pang wala nang asawa. Diba? Ayun, dahil araw-araw may issue yun. Yun. Tama ka, Diego. Ang short memory term ko, medyo nalolos na. Hindi kasi, 'di ba? Parang ganyan si Rimulya, araw-araw may issue siya kay Bantag, 'di ba? Eh totoo, parang ganyan yung asawa ninyo, araw-araw may issue sa inyo. Hindi na nawala. Araw-araw na lang may pinag-aawayan kayo. Kailangan laging may maikonek, 'di ba? Doon sa mga nakaraan yung ginawa. Araw-araw 'yan, nasa tanan ng buhay niyo. Kaya nga pansinin niyo ha. Ang bilis ma-stress ng mga kalalakihan ngayon. Ito, walang biro to. Nanood ako nung ito, panoorin niyo yung kay Isko, yung interview niya si Vice Ganda. Nag-usap daw sila ni paano daw ba ang relasyon ni Vice Ganda at saka ni Ion, 'di ba, yung asawa niya na si Ion. Tapos ang sabi, si Vice Ganda daw matalak daw, ganyan. Blah 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 blah. Si Ion daw tumatahimik lang pag umaalis lang nagba-basketball. Tapos mas lalo daw maaasar si Vice Ganda dahil sa tahimik si Ion. Kasi ganyan ho talaga mga kababaihan. Minsan tiisin niyo na lang matalak talaga sila. Lahat issue sensitive. Oh, bakit di mo ako inantay? Bakit yung iba inantay mo? Bakit di ba yung mga ganyan? Ang lahat ng issue. Ha? As in, gagawin sa'yo. Parang ganyan si Rimulya. Di ba? Ito, sabi ko sa inyo, bukas. Ha? O mga sasus, hindi, baka bukas hindi. Kasi weekend bukas eh. Medyo walang pag-uusapan muna, weekend. Sigurado next week may iba na namang issue. Baka nga mabwisit na yung ano eh, yung ewan ko kung tutuloy nila yung demanda ha? Kasi yung sa dami ng isyung inilabas ni Rimulya at saka ni Katapang kay Bantag, sa dami nun ha, ilan lang naman ang talagang isinampa sa tamang platform, di ba? Sa Sandigang Bayan, ilan lang ho yun? Sa Ombudsman, ilan lang ho sa dami ng issue. Ewan ko nga kung ito, isasampa na nila eh. Kasi may, sabi ko siguro sinasabi ng Ombudsman sa kanila, pambihirang buhay ito. Ito si Rimulyo, non-stop ang pagsamba. Kasi araw-araw, re-reviewin nila yun. Ang dami pang ibang mga kaso, di ba? Totoo naman eh. Rimulyo, wag mo na masyadong pahirapan yung Ombudsman. Araw-araw na lang kung ano-ano issue inuhukay nyo. Napapaisip tuloy ako, ano kaya to? Ganti niya? Hindi, ewan ko kung ganti niya ito, ha? Dahil ganyan siya i-treat? Hindi ko alam, ha? Minsan, ano din? Kasi minsan, ito payong ano lang, ha? Secretary Rimulya, ito payong ano lang. Minsan pagka, pati sa mga asawa, payo ko na rin sa inyo to. Pag kayo, masyado kayong madaldal, masyado kayong maraming binibigay, sinasabi, ang dami yung issue sa asawa ninyo,
yung asawa ninyo natututo na magsara ng tenga yan nang hindi nyo alam. No. Nagiging manhid na yan. Araw-arawin mo yung talak mo, yung pagising pa lang, talak ka na kagad, hindi pa nga nakakapagkape yung asawa mo. Maniwala ko kay sakin, darating ang panahon yung asawa ninyo, wala na, yung sinasabi nyo, tumatagos na sa kabilang tenga. Oo, wala nang epek. Kahit ano pa ang daldal ninyo, wala nang epek. Kaya, Remulla, kung ako sa'yo, dahan-dahan lang, easy-easy lang. Kasi ang naiinis na sa'yo, si Bantag, walang problema. Kita mo nga ang timing ng mama, hindi nga nagsasalita. Bahala kayo sa buhay nyo. Alam mo, sa ginagawa mong yan, ang nagagalit sa'yo, Secretary Remulla, ay yung taong bayan. Parang sa mag-asawa din mo yan. Yung asawa, yung babae, pag tinalakan niya yung asawa niyang lalaki, yung lalaki, bahala ka sa buhay mo, magdadaldal ka dyan. Talabas lang sa kabilang tenga ko. Alam mo kung sino naiinis? Yung kapitbahay nyo. Yung kapitbahay nyo na nakakarinig araw-araw ng problema ninyo. Na araw-araw, binamanatang yung asawa mo. Alam mo yung kapitbahay nyo, siguro sinasabi, nakakaawa naman yung asawa nito. No? Kesa na maawa sa'yo na ikaw dapat ang may karapatang magalit dahil sa mga ginawa niyang kasalanan noon. Dahil inaraw-araw mo. Dahil lahat na lang ng issue, mapaulam, kunwari, sabi mo, anong kotse pipiliin mo? Ah, gusto ko ng sports car. Gusto mo sports car siguro kasi gusto mo magpa-impress sa babae, no? Pangarap na yan nung bata niya yun. Mula bata, pangarap niya na mag-sports car. Kailangan mo i-connect na naman sa kalokohan niya. Di ba? At ang nagagalit na doon ay yung kapitbahay niyo. Ganyan din na nangyayari ngayon, Secretary Remulla. Dahil sa kadaldal mo, dahil sa mga banat mo kay Bantag, ang nagagalit na, hindi naman si Bantag ang tinatamaan ng daldal mo. Ang tinatamaan na, yung mga taong bayan na nanunood sa inyo, na nabibwisit, ano to, araw-araw na lang, merong issue to si Remulla kay Bantag? Araw-araw na lang ng ginawa ng Diyos? Di ba? Kapitbahay is equal sa taong bayan. Grabe yung mga ano mo, yung mga logic mo, banat bay, ha? Medyo ganun, ha? diba? Sabi niyo yung mga kapitbahay niyo, tapuntaan niyo yung kapitbahay niyo, lalo na yung mga taga-Japan, kasi sa Japan pa naman, medyo... Although, hindi kayo naka... Hindi, kasi sa Japan, medyo tahimik ang mga tao dyan. Kaya, konting talakan mo dyan, magkatalakan kayo, maririnig ng taong bahay. Ang maingay lang na dyan, mga tayo mga Pilipino, eh, di ba? Sinabi na nga dun sa elevator, refrain from talking, tayo mga Pilipino, pagkikwentuhan pa rin natin ng lahat na, ewan ko ba't may ganun tayong ugali? Hindi totoo, di ba may ganun tayong ugali, tayo mga Pilipino? Nasa elevator na nga, sinabi ng tumahimik, doon pa sila magkikwento ng buhay nila, na alam naman nilang naririnig nung ibang taong kasama nila si elevator. Hindi ko alam bakit may ganun tayong ugali. Hoy, kayo nga dyan, mga sumasakay ng elevator. Pag sumakay kayo ng elevator, shut up! Huwag kayong dumaldal dahil walang pakialam yung kasabay ninyo. Naiirita yung kasabay ninyo sa daldala ninyo. Ang daming ganyan sa elevator dito sa condo namin. Tungkol sa buhay nila. Anong pinagmamalaki nyo? Ang papangit ng kwentuhan ninyo, pinagmamalaki nyo pa? Hindi ba yung mga ganun eh? Parang ganyan nangyayari kay Remulla. Bisit na bisit na yung taong bayan. Kwento, ano pa rin siya? Ito, walang biro. Minsan nga gusto ko mag-print dito ng papel na malaki. Pag nasa elevator, shut up na kayo. Wala kaming pakialam sa buhay nyo. Ganun. Hindi minsan nakakabwisit kasi alam mo yun, iniiwasan mo na nga kasi nga una-una may pandemya pa rin tayo, iniiwasan mo na yung talsiklaway tapos magkikwentuhan pa rin sa elevator. Di ba? Kakairita. Parang yung minarites ni Boss Dada TV sa akin, lupit nun. Sino yun? Yung kaaway mo? Yung inaaway mo daw yun, Naruto. Ba't mo naman inaaway yung taga-Japan na yun? Huwag mong inaaway, hiling mo mang away. Ang daming tuloy na alis ng moderator. Joke lang. Next topic.